Ikapito ng Pebrero, Biyernes, ng ikaapat na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nabalitaan ni Haring Herodes ang tungkol kay Jesus sapagkat tumanyag na ang kanyang pangalan. May nagsasabing nabuhay si Juan Bautista mula sa mga patay. Sinabi naman ng iba, si Elias nga ito. At ng iba pa, ito ay isang propeta gaya ng mga ibang propeta noon. Nang mabalitaan ito ni Herodes ay sinabi niya, nabuhay nga sa mga patay si Juan na pinapugutan ko ng ulo. Si Herodes ang nagpahuli kay Juan at ipinakadena ito sa kulungan dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Pinakasalaan ni Herodes si Herodias at sinabi ni Juan kay Herodes, hindi ka pwedeng pumisan sa asawa ng iyong kapatid. Talagang matindi ang galit ni Herodias kay Juan at gusto niya itong patayin pero hindi niya magawa. Iginagalang nga ni Herodes si Juan kaya pinanatili niya itong buhay. Nalilito siya matapos makinig kay Juan, gayon may gusto pa rin niyang marinig ito. At nagkaroon ng pagkakataon sa kaarawan ni Herodes nang maghanda siya. Pagpasok ng anak ni Herodias, nagsayaw ito at nasiha naman sa kanya si Herodes at lahat ng nasa handaan. Sinabi ng hari sa dalagita, ibibigay ko sa iyo ang anumang hingin mo, kahit na ang kalahati ng aking kaharian. Lumabas ang anak at tinanong ang kanyang ina, ano ang hihingin ko? At sumagot naman ito, ang ulo ni Juan Bautista. Agad niyang pinuntahan ng hari at sinabi, gusto kong ibigay mo agad sa akin ang ulo ni Juan Bautista sa isang bandeha. Nasaktan ang hari dahil sa sinumpa niyang pangako sa harap ng mga bisita, ngunit ayaw niyang tumanggi. Kaya iniutos ng hari sa isa niyang guwarya na dalhin ang ulo ni Juan. Pinugutan nito si Juan sa kulungan, inilagay sa isang bandeha ang kanyang ulo, ibinigay sa dalagita at ibinigay naman ito ng dalagita sa kanyang ina. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, may nagsasabing nabuhay si Juan Bautista mula sa mga patay. Isinugo ni Jesus sa misyon ang kanyang mga apostol at nakilala ang kanyang pangalan hanggang sa malalayong lupain. Umaalingaungaw ang kanyang pangalan maging sa loob ng palasyo. Maaaring inusig ng kanyang budhi si Haring Herodes at inisip niya na si Jesus ay si Juan Bautista na binuhay mula sa mga patay. Ang nangyari kay Juan Bautista ay isang nakakakilabot na paalala at babala sa bawat tagasunod ni Jesucristo. Hindi maaaring sumunod kay Jesus nang wala ang krus. Hindi maaaring maging alagad ni Jesus ang umiiwas sa pag-uusig. May pagkakataon sana si Herodes na pakinggan ang panghihikayat ng banal na espiritu ng una niyang maramdaman ang malakas na pang-aakit ng mga salita ni Juan Bautista. Nagkaroon siya ng isa pang pagkakataon nang ikalungkot niya ang kahilingan ni Salome dahil alam niyang mali iyon. Subalit, pabago-bago ang isip ni Herodes at mapagmataas. Pinili niyang pahalagahan ang reputasyon niya sa mga tao at pinipili niya ang kasamaan. Muli siyang binibigyan ng pagkakataong ituwid ang kanyang mga pagkakamali bilang isang hari nang marinig niya ang pangalan ni Jesus at naalala niya ang kasamaang ginawa niya kay Juan Bautista. Sinayang niya ang pagkakataong maitama ang mga pagkakamali niya. Pagsasagawa, bakit nga ba madalas na hindi natin magawa ang mabuting gusto nating gawin? Ano kayang pumipigil sa atin?